What's up mga kasinggan, it's me again, Steve Clerk. For today's video is meron ako sa inyong i-share. Yes guys, meron ako sa inyong ibabahagi. This video guys is makakatulong especially sa mga new plantitas and plantitos natin dyan na meron din katulad nga po ng halaman na ito, kung paano nga po ba inaalagaan ito. So this video is perfect for you. Pero bago ako magsimula, kung isa ka sa bago pa lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at pakiclick mo na rin ang notification bell para always kang updated every time na may bago akong upload. This is my plant guys. This kind of plant is Alocasia Cucullata. This is the plant how it looks like. So kung nakikita nyo guys no, obvious naman nakikita nyo, napakaganda ng dahon niya as in heart shape. Actually gustong gusto ko tong plant na to na Alocasia Cucullata dahil nga sa kanyang katangian, especially yung kanyang mga leaves, yung mga stem, the color, and actually isa to sa mga paborito kong halaman. Sa mga hindi po nakakaalam, alam nyo ba na this kind of plant na Alocasia Cucullata is tinatawag din po siyang Buddha's palm or Buddha's hand. So anyway, paano ko nga po ba inaalagaan itong Alocasia Cucullata? So mag-start muna tayo guys sa pot. So ang pot po na ginamit ko dito sa aking Alocasia Cucullata is ganito po siya. Kung napansin nyo guys, no, actually itong pot po na ginamit ko is lagayan po siya ng basura or trash can. Yes guys, dahil kanya-kanyang drip lang yan guys, no, basta meron po tayong paglalagyan ng ating mga plants. Itong trash can guys na pinaglagyan ko, I think bagay naman po dito sa aking halaman dahil nga po this kind of plant na Alocasia Cucullata is pahaba po siya, especially yung mga stem niya. So kailangan may nakasupport talaga sa kanya. And especially aside from that, para kapag malakas yung hangin, hindi po siya agad matutumba, especially itong mga stems niya. Kailangan guys, kapag gagamit po tayo ng pot para po sa ating plants, is yung akma po ha, sa ating mga plants. So kung ang plants po nyo is malakihan, na lumalaki po talaga siya katulad nga po nitong Alocasia Cucullata, dapat guys no, na ang gagamitin nating pot is yung mga large pot, something like that, or kahit nasaan po siya ilalagay, basta nasa lagayan po siya na malaki. Pero nakadepende yun guys sa uri po ng plants. Dahil kung yung plants naman po natin is hindi naman po siya lumalaki totally, so kailangan po ang gagamitin nating pot, mga small, medium, something like that. Aside from that, sa size po ng ating pot na gagamitin, kailangan din po guys ha, remember po, yung pot po natin gagamitin is marami pong butas sa ilalim. Yes guys, para po mas maging healthy po ang ating plants. Dahil po kapag once na yung pot po na ginamit natin is walang butas or konti lang po yung butas, meron po kasing tendency na magkaroon po ng root rot ang ating plants or magkasakit po, at yun nga po is maaari pong ikamatay ng ating mga halaman. So kailangan guys no, always remember na kapag bumili po tayo ng pot, kailangan po make sure once na yung plants po natin is itatanim na natin sa ating pot na binili, kailangan maraming butas para madrain na maayos ang tubig once na nagdilig tayo. Kung napansin nyo guys, no, napaka-healthy niya, lush, napaka-kintab ng mga dahon niya. Aside from that, matangkad din po ito as in. Dahil nga po, yung ginagamit ko pong pot is malaki. The more po kasi na kapag gumamit po tayo ng malaking pot, the more po na mag-expand po ang ating plants. The more na mas lalaki sila or mas dadami po sila. Which is good naman po no, para sa ating plants. Actually, itong Alocasia Cucullata ko is meron na po siyang apat na puno. So, siksikan na sila sa isang pot. Kailangan na po silang paghiwa-hiwalayin at ilagay po sa kanya-kanyang mga pot para mas lumaki pa po sila. Kasi meron po ditong dalawang puno na kailangan ihiwalay talaga at inipat sa kani-kanilang mga pot para mas lumaki pa po sila. Pero yung the rest naman po na puno is malalaki naman. Maybe sa aking next vlog is ituturo ko po sa inyo kung paano nga po ba siya paghihiwa-hiwalayin. Anyway, ano nga po ba yung soil na ginagamit ko dito po sa aking Alocasia Cucullata? So actually, ngayon po kasi is bumibili po ako ng lupa. So ang binibili ko po na lupa, yung isang sako po ng semento is 75 pesos po yun. And yung soil po na yun is galing po siya sa pinagsunugan.
Yes guys, which is good po para po sa aking mga plants dahil gustong gusto po nila. Mas mabilis po silang mag-bloom, mas mabilis po silang lumaki at mas mabilis po silang dumami. Dahil yung lupa po na binili ko is buhaghag. Aside from that, napakaitim ng lupa, which is I think good para sa aking mga plants dahil yung lupa po na galing nga po sa pinagsunugan is healthy. Pero nakadepende naman sa atin yan guys kung anong soil nga po ba ang gagamitin natin para sa ating plants. Dahil yung iba po is bumibili rin talaga ng sarili nilang lupa. Yung iba nga po yung mamahaling lupa pa, yun po yung binibili nila para sa kanilang mga plants. Which is good naman po para sa ating mga plants basta po meron po tayong pambili. I suggest guys na kapag bibili po tayo ng lupa, make sure na yung lupa po na bibilhin natin is buhaghag. Bakit po buhaghag? Para po kapag nagdilig po tayo sa ating mga plants, madidrain po ng maayos ang tubig palabas po sa pot. Dahil meron po kasing soil na hindi po buhaghag, which is not good po no, para sa ating mga plants dahil may tendency po na yun nga po magkasakit po ang ating plants, magkaroon po sila ng root rot. So bakit nga po ba nagkakaroon po ng root rot ang ating plants? So ganito po kasi yun guys, dahil din po yun sa lupa po na ginagamit natin para sa ating mga plants. Once na hindi po buhaghag yung soil na ginamit natin para sa ating plants, meron pong tendency and possibility na yung tubig po is ma-stuck. Yes guys, nandun lang po sa lupa. Meron po kasing ganong lupa eh. Hindi po nadidrain na maayos ang tubig palabas po sa pot, which is not good po dahil maaari pong ikamatay ng ating mga plants. Kaya kailangan once na bibili po tayo ng soil or yung gagamitin nating soil para sa ating mga plants, kailangan po yung buhaghag, yung nadidrain po niya ng maayos ang tubig. Especially po yung pot po na gagamitin natin is kailangan po maraming mga butas para po maging mas healthy ang ating mga plants. Always ko rin pinapanatiling moist ang lupa nitong aking Alocasia Cucullata. Kailan ko nga po ba ito dinidiligan? So actually, wala po akong specific time, wala po akong specific day kung kailan po ako magdilig. Yes guys, dahil nakadepende rin po kasi yun sa weather. Sa 1 week is 2 or 3 beses ako nagdidilig. Make sure guys at dapat po nating tandaan, bago po tayo magdilig ng ating mga plants, hindi lang po itong Alocasia Cucullata, as in lahat po ng ating mga plants, bago po tayo magdilig, tignan po natin muna or i-check po muna natin kung basa po ba ang soil. So paano po ba malalaman kung basa pa nga po ba ang soil? Syempre, titignan po natin, makikita po natin agad. So meron po kasi iba't ibang alternative way para po ma-check natin kung basa pa po ang lupa. So ako po kasi is gumagamit po ako ng aking daliri. Yes guys, tinutusok ko po yung daliri ko siguro mga 1 or 2 inches. Ayan, malalaman na po natin, mararamdaman na natin at makikita natin kung basa pa po ang lupa. So isang way din po guys no, kapag tinusok po natin yung ating daliri sa lupa, once na inangat na nga po natin, makikita po natin mismo sa ating mga daliri. As you can see guys no, meron pong kumapit na lupa. So ibig sabihin po nito na yung lupa po ng aking Alocasia Cucullata is basa pa. So hindi ko pa po siya kailangang diligan. So yung iba po hindi po gumagamit ng daliri para ma-check po yung lupa kung basa pa. Yung iba po gumagamit pa po talaga ng mga high-tech device, something like that. Pero ako, simpleng tusok lang, ayan, alam ko na agad. Kung itatanong nyo guys kung ano nga po ba yung ginagamit kong fertilizer para sa aking Alocasia Cucullata, kung bakit po lush and healthy po ito, dinidiligan ko po siya ng hugas bigas, minsan gumagamit din po ako ng vetchin at hinahalok po yun sa tubig at yun po yung pinandidilig ko dito po sa aking Alocasia Cucullata. So yun nga po yung mga ginagamit kong liquid fertilizer para po sa aking Alocasia Cucullata. Aside from that, sa liquid fertilizer, gumagamit din po ako ng another fertilizer po, which is yung eggshell. Hinahalo po yun sa lupa or pwede din pong ilagay po sa ibabaw ng lupa ng ating mga plants. Marami tayong iba't ibang alternative way guys no, na ginagamit pong fertilizer para po sa ating plants para po mas maging healthy sila. So ako po ganun po yung mga ginagawa ko at ginagamit. Mapapansin nyo guys no, at makikita nyo also na itong mga dahon niya is makikintab. Wala po akong nilalagay na any pang pahit po dito po sa mga leaves niya. As in, wala. Ang ginagawa ko lang po, ito pong plant ko is nakalagay po siya sa bright indirect sunlight or shaded area. Kung gusto po natin maging healthy ang ating mga plants, make sure guys na wag po nating ilalagay ang mga ito sa direct sunlight. So meron naman pong ibang plants
na kailangan po nasa direct sunlight. Pero yung mga ganitong plant guys, katulad nga po ng mga alocasia, kailangan nasa bright and direct sunlight or shaded area para po hindi sila masunog. Dahil katulad nga po nitong alocasia cucullata, once na nilagay po natin siya sa direct sunlight na as in sobrang init talaga, yung nakakapaso talaga, may tendency guys no, na masira po ang kanyang dahon o masunog. So which is not good po no, para sa ating mga plants, katulad nga po nitong alocasia cucullata. Kung gusto po nating maging healthy, katulad nga po nitong alocasia cucullata, especially yung mga leaves niya, makintad, kailangan po ilagay po natin sila or pwesto po natin sila sa bright and direct sunlight or shaded area. Alam niyo ba guys na itong alocasia cucullata love pleasantly warm temperature and enjoy being misted time to time. Kung itatanong nyo guys na kung itong alocasia cucullata nga po ba is pang indoor. Yes guys, absolutely yes. Pang indoor din po itong plant na ito. This kind of plant has been a popular indoor house plant choice due to its ornamental and vintage vibe. Kailangan guys, make sure po natin na once na nilagay po natin itong alocasia cucullata sa loob po ng ating bahay, kailangan po yung area na pinaglagyan po nito ay nasa good air condition. Yes guys, lahat naman po tayo nangangailangan ng good air condition para po mas maging healthy sila. Kailangan po kapag nasa loob po sila ng bahay or kahit hindi naman po sa loob ng bahay, dapat po nasa area po sila na mayroong good circulation of air. Kailangan din guys, kapag nilagay po natin ito sa loob po ng ating bahay, huwag po natin silang ilalagay sa mga madilim po na area. Kailangan po nasa bright. Every morning is pinapaarawan ko po ito from 6 to 9, which is good po para sa aking alocasia cucullata para makareceive ng nutrients coming from the morning sunlight. So actually, hindi lang naman po itong alocasia cucullata ko ang pinapaarawan ko po every morning. So syempre po lahat po ng aking mga plants. At ako na rin, syempre. Kailangan ko rin magpaaraw po no, sa umaga para po makasagap po tayo ng nutrients coming from the morning sunlight. So ayun na nga guys, no, I hope na meron po kayong natutunan, especially po yung mga tips ko kung paano ko nga po ba inaalagaan ang aking alocasia cucullata. Anyway, hanggang dito na lamang tayo mga kasingket. Kung gusto mo itong video na ito, don't forget to thumbs up. At kung bago pa lang dito sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and click bell icon for more updates. See ya!